just wanna feel you closer. Tell me what you wanna do. When I'll be calling you at night, and you know I can't help it, I can't help it, and it's true. Hello everybody. Hello everybody. Welcome to my channel. Hi everybody. Good day again, and your RC Bell is back. Anyway guys, DF ko pa ngayon, tapos bukas meron akong pangumaga. It's already 12:20 at ngayon lang ako nakapag-vlog. Ang haggard, no? Hindi pa ako naligo. Mamaya nga pa ako maligo. Actually guys, may sun, di ba? Ang ganda ng panahon. Very, very, very nice yung panahon. But then, walang plano lumabas kasi may ginagawa si partner. Pinag-bake ko siya ng cake kasi sabi ko mag-bake ka ng cake kasi I am craving of cakes. Oh, charot. Tapos later, mag-grocery siya. Siya mag-grocery ngayon kasi pangmaramihan. So, magdadala siya ng sasakyan. Pag mga ganyang klase, gusto ko siya lang ang mag-grocery kasi pag kaming dalawa mag-grocery, merong war na magaganap kasi hindi kami magkaintindihan. Normally, siya talaga ang nag-grocery. Siya lang mag-isa para at least meron siyang ginagawa sa buhay niya. Wala akong ginagawa ng YouTube. Tumitingin lang ako ng mga videos. Tapos, with my music there. Ang ganda ng panahon. Sayang. Wait, lalabas ako. Oh, wait. I will have to get my my slipper. Lalabas tayo. I think hindi masyado malamig. Yes, hindi malamig. Ay, malamig pala. May sun. Oh, ang ganda ng sun. Oh my God. Yan. Oh my God. Ang ganda. Ito dapat ang winter. May sun, tapos malamig, hindi umuulan. Ito dapat. O, diba? Ang ganda ng panahon. Sayang, sayang na sayang. Hindi kami makakalabas ngayon. Oh, ganda, diba? Tingnan yung mga plants namin. Itatap ko na talaga yan. Tinanggal na namin dyan kasi baka pag malakas yung hangin, baka dali ng hangin tas dun sa baba, maano, dyan sa baba. Ang green pa ng grass, oh. Ang ganda talaga ng panahon ngayon. Sayang. Tingnan niyo yung ano ko. Meron akong kamote. Kamote, diba? Sweet potato. Nung autumn ba to? Kumakain ako ng mga talbos ng kamote. Ito, patay na nga to eh. Twice ko na siyang nagamit. Nung umuwi kami ng Pinas, namatay siya. Kasi wala nang nag-aalaga. Sa tubig ko lang siya nilagay. Dry na kasi yung kamote, so hindi na siya magagamit. Oh, ang hangin. Ang ganda ng... Wow, ang ganda naman ni RC today. Charot. Ang kalat ng terrace natin. Wait, papasok na ako. Ang ganda sana ng panahon. Ang ganda sana. It's very, very nice. Very refreshing. Oh, it's... The wind is so... Yeah, it's so... Tingnan nyo, meron ako ditong calamansi. Yan. Matagal na to guys, mga 4 years. Hindi pa siya namunga. I don't know when siya mamunga. Naglalagas na nga ang dahon. Actually, dalawa sila. Yung isa nasa kwarto namin kasi wala ng space. Ayoko din naman yung maraming plants kasi merong mga insects minsan. Tas winter ngayon, hindi sila pwedeng makalabas kasi malamig, baka mamatay. Sayang mo, 4 years na tas mamatay lang sa winter. So wala tayong masyadong ganap today. Si partner ay gumawa lang ng cake para sa akin. Kasi may request ako ng cake. Ako nasasayangan talaga kasi ang ganda ng panahon. Tapos next week, parang hindi siya ganito kaganda. I'm sure marami tao ngayon nasa park, nasa mga labas-labas. Kasi nga, magandang panahon. Minsan lang po, diba? Pag winter, I mean, minsan lang itong mga ganitong panahon. Either umuulan, ang lamig, or either mag-snow. Pero ito, ito talaga ang best winter weather ko. Malamig, may sun, tapos medyo mahangin-hangin. Very refreshing. Tapos meron ka pang makikitang green grass. Yun, very, very refreshing talaga for me. So, yun lang guys. Nag-iintay lang ako matapos yung cake. Tapos, magki-cake ako later. Hindi na ako magko-coffee kasi meron tayong pang umaga bukas. Tapos, mahirapan ako matulog. Hi, everybody! I am back. Time check. It's 2:30 in the afternoon. Buti na lang hindi tayo lumabas. Kaninang umaga, ang ganda ng weather, diba? Ngayon, it's another gray outside at umuulan. Buti na lang hindi tayo lumabas. At tapos na yung cake natin na gawa ni partner. Charan! O, diba?
peach cake to siya, guys. Ito yung favorite cake ko. Tapos pag nag-crave ako, nag-request ako sa kanya mag-bake ka ng cake. Gusto kong mag-cake today. Tapos partneran natin ng Tea Coffee kasi late na. Meron akong Bear Brand. Bear Brand baka naman. Buset. So, cake. Ang sarap ng partner nito. So, dahil wala tayong ganap today, eto na lang. Magmumukbang tayo ng cake. Itong peach na to, hindi to siya fresh. Sa can lang. Yan. Diba? Kain. Tapos favorite part ko, itong mga sa baba. Ito. Para siyang cookies. O, diba? Ang sarap. Tapos ito yung peach. My God, kain ako eh. Tapos medyo mainit-init pa siya. Masarap din siya pag malamig bagong bake. So, masarap din siya pag medyo mainit-init. Ang init! Inuman natin na ang gatas. Isa pa to, ang init. Timing yung weather ngayon. Ulan, tapos cake, and you know. Wow. Ang laki. In it. Good morning, everybody. It's another day. It's another day off. Yes, it's weekend and day off ko ngayon. 2 days. Kakagising ko lang. As you see, ano pa? Pero nakahilamos na ako, ha? Nakapangugas na din. So, ready na ako for today. And it's already 10:20. Medyo maganda ang araw today. Kasi si Mr. Sun lumabas. At look! Kaninang umaga, nag-snow pala. Saan ba yun? Yan, di ba? May snow sa ibabaw ng sasakyan. Di ba? Tapos yung roof dyan, puti kasi may snow. Pero konti lang yung snow. Plan for today? I don't know yet. First, we will drink coffee. And then we will decide later. We would like to go out today. Because I want to spend my day off well. And to enjoy my day off. Charot. Kasi next week, may duty na naman ako, panghapon. So yun, yun lang ang plan for today. First coffee, and then decide later what we will be doing. Okay. Hello everybody. Your Arsenal is back. On the way na po kami, as you can see. Meron tayong dalawa historical cities na pupuntahan ngayon, today. Kanina, medyo lumabas si Sun. Pero paglabas namin, sorry Mike, hindi ako. Paglabas namin, nagtatago ulit. Siguro dahil sa akin, ha, si RC lumabas. So, nagtatago tayo. Pero meron na naman siya, pero ano eh, cloudy. Tapos, as you can see, sa outside, ay, hindi na dito. Pero, may mga snow pa rin. Kasi kagabi nag-snow, dyan sa, ano, diba? Nakita niya sa, ano, oval. Sa football, ano yan. Yan yung park namin na malapit sa bahay namin. Later pupunta tayo dyan, pero hindi lang muna sa ngayon. Anyway, kagabi siya nag-snow, tapos meron pang natira ngayon. Buting lang hindi pa nag-melt. Pero ang liit lang, hindi mo nga masyado makikita. Ang dark outside, very cloudy. Parang malabo na lumabas si Sun. Push pa rin natin, diba? Maganda naman yung camera natin, so baka maganda ang kuha dun sa historical cities. Laban lang. Go, 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 go! Buset. To Aschaffenburg. Aschaffenburg. Actually, kaso po siya, pero walang tao. Try lang dito pumasok. May mga museum din dyan. Guys, ang giniginaw ako. Kakarating lang namin. Buti na lang, meron kaming parking space na makita. Wait, kasi may tao. Kita niyo sa likod ko, yan ay ang Schloss Johannesburg. Papasok tayo sa loob at susubukan natin makakuha ng video, pero I don't think so. But at least,
pwede tayong maka-tour around and pwede natin kunan yung buong Schloss talaga. Castle na to, 400 years old na pala to siya. Actually, ang structure niya ay ang ganda. Pero makikita mo na yung mga bago na reconstructed. Pero yung mga stones is from the old, ano pa talaga. So yun, 400 years old ang castle na to. Yan yung nakita ko, guys. Yung mukha. Natakot ako, oh my God, ang ginaw. Natakot ako sa mukha niya. Oh my God, giniginaw talaga ako. Hello everybody. Ginaw, yung kamay ko ang pula. Ang ginaw-ginaw. Actually, second time na namin to dito. Last time, mga 2 years ago na ata. This time, with our vlog. Sana is nagustuhan nyo. Pinagtitingin natin naman ng mga tao. Bahala sila. Kasi guys, dun sa harap ko, meron silang market dito. Try natin kuha ng videos. Tapos, meron ako yung bibili ng mga putas lang naman ata siguro. So, maliit lang siya na market kasi usually Saturdays, yan yung mga traditional, ano dito sa Germany, every Saturdays, mayroon silang mga market sa downtown. Check natin. Yung iba, kaka-start lang nila mag-display kasi magto-12 na dito. Tapos usually mga tao pupunta talaga dito para mag-lunch. Tapos bibili ng mga, you know, na fruits and vegetables. Mga bio kasi ito, bio or I don't know, bio. Hi everybody! Tapos na tayo dito sa Aschaffenburg. Actually, pauwi na kami. Pero dadaan tayo sa isa pang historical cities. Kasi madadaanan lang naman namin papuntang Frankfurt. Dito may nabili kami mga frutas tsaka some vegetables. And iniingal ako kasi nasa underground yung ano namin, parking. Tapos ang ginaw sa labas. Parang nasa 0 ata or 1 sa mga ganun. Ewan ko sa mga videos natin baka nag-ano dyan. Gutom na ako. Kakain sana kami sa taas pero walang nahanap na magandang pagkain. Baka dun sa another sir historical cities may makita tayo dun. Tapos dun tayo mag-decide if dun tayo magla-lunch or late lunch. Andito na tayo sa Zilligenstadt. Zilligen City. Another historical city sa Germany. So dyan sa likod ko, yan. Papasok kayo dyan. Yan yung very old city dito. I don't know how many years old. But titingnan natin dyan sa loob. Dyan sa loob na yan, yan yung museum. Tapos dito, yan, dyan sa area na yan, yan yung mga tindahan dito. Makikita natin later. Papasok na kami muna sa my museum. Tapos maybe dito na din kakain ng coffee or cake or I don't know. We will see.
churches is very old na. It's over 1,200 years. As you can see, dyan sa loob, nung nakuha natin yung videos, makikita mo talaga na meron talagang mga gamit na very old talaga, diba? Very old na 1,200 years. Oh my God. And now, guys, punta na tayo sa may park ni dito. Maliit na siya na park. Check natin kung anong mga magaganda doon. Okay? Dito na tayo sa Kosterladen. Kasi nabasa ko doon eh. Hindi pala doon may tindahan kasi doon Laden is tindahan. Kloster daw tawag dito. So mga nung una, dito nakatira yung mga monks. Itong place na to is, ang name niya is Benedictina na pinangalan kay Pope Benedict. Someone lived there? The monks? Okay. So wala na. Wala nang tao dyan. Museum na dyan. Nasa loob pero hindi tayo papasok kasi hindi naman tayo makakuha ng video. So dito lang tayo sa labas. Okay. Actually, this is our second time again here. Last time yung mga, I don't know, 2 years ago ata yun. Tapos now, with our vlogs again, I hope na nagustuhan nyo kahit na konti lang yung napakita natin. We will try again to walk outside of this area. Outside ng area na to is yung old city pa rin siya ng Seligenstadt. At nandun yung mga tindahan dito. Tindahan dito, yung mga liliit na tindahan lang. Maganda naman siya, actually. Kaso wala siyang masyadong tourist kasi nga winter, tas lamig. At ang mga tao ngayon is nasa loob ng mga cafes. Pinagtatawanan ako, bahala sila eh. Sabi nga ni Anne, hindi nila naintindihan kung anong sinasabi ko. So, bahala sila. Meron din sila ditong market ang liit, dalawa lang ata. Maliit lang din kasi siya na city, na very old cities. So ito na yung center ng Seligenstadt. Yung ibang store is closed. Guys, pauwi na kami. At doon nagtatapos ang ating munting historical cities tour. At hanggang sa muli, see you in my next vlog, everybody, and thank you very much.